Hello guys, my name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, meron ako ngayon ulit katanungan sa inyo. Yan. Ang katanungan ko ito, para din naman sa lahat. Ito yung ano ba, ang tanong ko ganito. Bakit kaya may mga taong matitigas ang ulo o kaya pasaway ngayong pandemic? Bakit nga kaya? Ngayon lockdown? O kaya yung bawal lumabas? Siya yung tao na gusto namang lumabas. May bakit pa mga taong ganun kaya, no? Na pag sinabi mong bawal ang ganito, na bawal kang pumunta dito kasi ngayong pandemic, mayroong mga hindi nakikita ng ano dyan. Siya lang man yung gustong ginagawa ng mga taong ganun. Bakit nga kaya may mga ganung taong ganun? Hindi manahimik sa loob ng bahay na pinagbabawal na nga kasi nga ngayong pandemic, hindi natin kasi nakikita guys kung ano yung gumagalang virus . Yun ang ating problema, hindi natin makikita. Bakit may mga taong antitigas talaga ng mga ulo? Kasi nga, kaya yun nga isang aking katanungan. No? So, meron ako ditong pag sinabi mong bawal lumabas ng bahay, dahil nga naka-lockdown, dahil nga may mga ganong senaryo may mga ganong area tayo o barrio o barangay na may mga ganong mga sakit, pinagbabawal talagang lumabas. Kaya nga nila-lockdown tayo. Bakit may mga tao pa talagang nagpipilit na lumabas ng bahay kung ano yung gusto na dahil nga meron nga doon sa area na yun Hindi natin kailangan lumabas . Bakit may mga tao na gusto pa rin nagpipilitan na lumabas? Antitigas ng ulo at pasaway. May mga ganun ba? Yung iba pa nga, gumagala pa nga . Yung bang gusto pang mag-inuman sa kabilang lugar . Para lang maano . Pinagbabawal nga, hanggang ngayon may pandemic. So, may ba? Isa pa guys . Bawal lumabas naman may walang face mask. Bakit may mga tao, mga Pinoy, na lumalabas pa rin na walang face mask? May pasaway talaga. Hindi mo talaga, kaya nga, ang sinatawag nga nila ngayon na new normal. Bakit may mga taong ganun? Hindi mo maintindihan kung ano yung mga pag-iisip nila na bakit na pinagbabawal kasi nga meron tayong pandemic na nararanasan ngayon. Ito nga lang guys, bakit hindi kaya ganun? Ganito lang gawin nyo. Lumockdown kayo sa bahay o kaya magbasa kayo ng Bible o kaya gumawa kayo ng kakaiba, maging creative. Mag-exercise kayo o kaya magluto kayo o kaya gumawa kayo ng isang mapapakinabangan sa loob ng bahay o kaya makibag-bonding kayo sa mga bata doon sa inyong lugar, sa inyong loob ng bahay para hindi lang kayo nandoon sa ibang na magkaroon ka pa kayo ng problema kasi ganito yung guys once na lumabas ka, gumawa ka ng isang bagay na hindi mo naman na kalain na magkakaroon ka ng ganito na karamdaman. Kasi iniingatan, yung dinob-dob ng bahay, maaari pang madamay. Yun lang iniiwasan natin. Kaya pinagbabawal tayong lumabas ng bahay o gumala sa mga kung saan-saan. Yun naman ang para hindi tayo doon mismo sa loob ng bahay, hindi tayo magka-problema. Kaya tayo pinagbabawalan lumabas. O kaya gusto mo mag-exercise ka na lang dun sa loob. Pero the best guys, kung gusto nyong magkaroon kayo ng reflection sa loob ng bahay, magbasa kayo ng Bible. Mayroon ang pinaka-the best na time to reflect sa ano natin, sa mga nangyayari. Isipin nyo guys, malaki ang tulong kung nandun lang tayo sa loob ng bahay. Lalong-lalo na doon sa mga nakakatanda. Yung pa yung magiging pasaway pagka nandun pa nga sa labas. Kaya hindi natin maiwasan guys na magalit o kaya magkaroon ng problema sa mga tao, mga pasaway na tao. Kaya hindi natin maiwasan. Kaya guys, kung maaari lang po, doon lang po tayo sa loob ng bahay. Huwag na tayong maging pasaway o matitigas ang ulo para hindi tayo napapagalitan minsan ng ibang tao para hindi tayo para wala tayong problema sa ibang sa ibang tao. Hindi ba guys? Tama ba? Sana huwag niyo kayong pasaway para hindi na tayo nagkakaroon ng malaking problema sa loob ng bahay. Tama ba? Lalo na yung mga matatanda,
Yan ang mga ano, the best na ano, minsan din matitigas ang ulo. Okay ba guys? Okay, salamat. Yun lang sa akin. Thank you.